Mga kapatid, welcome back sa aking YouTube channel. Andito na naman tayo sa panibagong episode ng ating vlog. Ito nga po ang Rama Clean Vlog. Mga kapatid, for this video, nandito tayo sa distrito ng Metro Manila South. Ang Metro Manila South po kasi ay binubuo po ng 6 na bayan. Ito nga po ang ilang bayan to, mga kapatid, pala. Ito ay malalaking bayan dito sa Maynila. Ito po ang mga lugar po ng Las Piñas, Pasay, Makati, Parañaque, Muntinlupa at Taguig. 6 po na bayan po na malalaking bayan dito sa Metro Manila South. Ngayon po ay lilibutin natin ng iba't ibang mga konting lokal lang dito sa Metro Manila South. Yung mga nagsisilaki ang kapilya at mga magaganda at maayos na bahay-sambahan dito sa distrito ng Metro Manila South. Samahan niyo ako, mga kapatid, at tayo ay maglalakbay na muli papunta sa iba't ibang lokal dito. Mga ilan lokal, mga kapatid, ang lilibutin natin dito. Samahan niyo ako at tayo nga ay pupunta sa iba't ibang lokal dito sa distrito ng Metro Manila South. Ano po, mga kapatid, andito tayo sa distrito ng Metro Manila South. Ito po yung lokal po ng Evangelista. Bali dito po, ito po yung pinaka-tanggapang pang-distrito ng Metro Manila South. Ito po yung kanilang distrito. Yan po ang tanggapang, ayan po yung opisina ng distrito. Dito tayo sa lokal po ng Evangelista. Distrito ng Metro Manila South. Ang ganda, no? Along highway lang po siya dito, mga kapatid. Dito naman po yung pupuntang Loton. Ito po yung distrito, no? Distrito ng Metro Manila South. Ngayon pupunta pa tayo sa iba't ibang lokal dito sa distrito ng Metro Manila South, yung mga iba't ibang lokal dito. Samahan nyo ako at muli tayo maglalakbay. Mga kapatid, sa lokal po ng Las Piñas, distrito ng Metro Manila South. Along highway lang sa dito, mga kapatid. Yan, papunta po sa isang lokal po dito. Dito po sa isa pang lokal dyan, may malapit na lokal dyan dito. Dyan po sa Panano Nasasakan. Ito po yung lokal ng Plaza Quezon. Yan po, mamaya dadaanan natin yung lokal ng Plaza Quezon. Ito po yung lokal po ng Las Piñas. Ang seating capacity siguro nito ay nasa 800 to 600 seating capacity. Ito naman ipapunta sa kabilang lokal. Hindi ko alam kung anong tawag doon sa lokal na yan. Pero may lokal po dyan, diretso lang po sa Parañaque. Ito po ang lokal po ng Las Piñas. Ngayon pupunta tayo sa lokal ng Plaza Quezon. Samahan niyo ako, mga kapatid. Ito po tayo sa lokal po ng Plaza Quezon, distrito ng Metro Manila South. Ito po ay along highway lang po, malapit sa lokal po ng Las Piñas. Ito po ay anak po ng lokal po ng Las Piñas. Ito po ang lokal po ng Plaza Quezon, distrito ng Metro Manila South. Ito po, nakikita niyo naman ginagawa pa rin yung highway. Ito po along highway lang. Ito po lokal po din po ng Zapote, distrito ng Cavite. Ito po ang lokal po ng Plaza Quezon. Pupunta pa tayo sa iba't ibang lokal po. Para sa mga lokal kapatid po ng Severina 18, distrito ng Metro Manila South. Ito po ay nasa loob po ng isang subdivision dito sa Metro Manila, sa Severina. Yun po. Andito po, pag lumabas po kayo dyan, dyan po yan ang West Service Road. Bandang West Service Road po yan. Pag nandang doon kayo manggagaling sa kabila, sa kaliwa is, papunta po yan ang West Service Road, papunta ng Bikutan. At saka Bikutan Taguig po. Yan po. Ito po ang lokal po ng Severina, distrito ng Metro Manila South. Ang ganda ng laki ng kapilya. Nasa loob po siya ng isang subdivision. Pag manggagaling po kayo ng SM Bikutan, lali right side siya. Dahil makikita niyo lang po, i-waze niyo lang po ang lokal, ang Severina 18. Ito ang lokal po ng Severina 18, distrito ng Metro Manila South. Kapatid, nandito tayo sa lokal po ng Jackson, distrito ng Metro Manila South. Isa po sa malaking kapilya po dito yan sa Metro Manila South. Nandito lang po siya sa loob po siya ng isang subdivision. Hindi naman siya totally subdivision kasi nasa loob siya ng Makati. Yan po ang lokal po ng Jackson, Metro Manila South. Ito po yung anak po ng lokal po ng Evangelista.
malapit po siya sa lokal ng Ebanghelista at saka malapit din po siya sa lokal po na Makati. Hello po mga kapatid, nandito tayo sa lokal po ng Bel Air Distrito ng Metro Manila South. Nasa loob po siya ng isang mga building, Ayala Mall, hindi siya Ayala Mall eh, mga building dito sa Bel Air, Makati City. Ito po ang lokal po ng Bel Air Distrito ng Metro Manila South. Pag nakapunta po kayo dito sa may bandang, hindi ko lang alam kung anong tawag dito sa street na to, yan, makikita nyo dyan bandang kanan. Ito po ang lokal po ng Bel Air Distrito ng Metro Manila South. Ang ganda ng kapila, no? Hindi mo akalain na sa loob ng isang subdivision na isang magandang subdivision dito is nasa loob ng kapila. Ito po ang lokal po ng Bel Air Distrito ng Metro Manila South. Ngayon po, malapit lang dito yung lokal po ng Sacramento Distrito ng Metro Manila South. Dito po yan, diretso lang po yan. Kaso lang din na natin mapupuntahan kasi nga po medyo mainit na rin at medyo parang uulan. Hindi ko mawarihan kung anong mangyayari sa ulan na to. Uulan ba o aaraw? Ngayon pupunta naman tayo sa iba't ibang lokal po dito sa Metro Manila South, sa mga iba't iba pang lokal po. Sikapin pa natin, mapuntahan pa natin yung iba't ibang lokal. Ito tayo mga kapatid sa lokal po ng Better Living Distrito ng Metro Manila South. Isa po sa malaking kapilya to. Ngunit ang kapilya po dito ay nasa isang building lang po. Ito po, nasa Prince Classic, ayan, nasa Prince Classic, ano po siya? Building. Ito po sa Better Living. Ito po yung Better Living Road. Once po na nagawin kayo dito sa SNB Kutan, kumanan lang po kayo. Dire-direcho lang po. Kaya makikita nyo na po dito yung Better Living. Katapat po siya ng Caltex. Ayan, Caltex po. At dito naman sa kabila, papunta naman po yan ng Paranaque proper. Ito po ang lokal po ng Better Living. Tulolobi ng kama to na mapatayuan sila ng maganda at malaking kapilya. Sana po, dahil mas maganda po, mas malaki rin po ang kapilya. Kasi maliit lang po yung space nila. Kasi nga, iilit ang building. Tulolobi ng amay. Mas mapalaki pa. Ngayon pupunta pa tayo sa iba't ibang lokal dito sa distrito ng Metro Manila South. Lokal po ito ng Better Living. Samahan niyo ako mga kapatid. Kaya po. Ito po tayo sa lokal po ng bagong bayan distrito ng Metro Manila South. Ito po ay nasa Taguig area. Ito po, malapit po siya sa lokal po ng Upper Bicutan and Lower Bicutan. Ito po ang lokal po ng bagong bayan distrito ng Metro Manila. So tingnan nyo naman kung gaano kaganda at kaayos at maningning ang kapilya. Ito po, yan po ang lokal po ng bagong bayan distrito ng Metro Manila South. Ngayon naman po, pupunta naman po tayo sa malapit, mga kapilyang malalapit dito. Mga kapatid, samaan nyo ako at tayo po ay muling maglalakbay dito po sa distrito ng Metro Manila South. Dito tayo sa lokal po ng Makati, distrito ng Metro Manila South. Ito po yung kapilya ng lokal po ng Makati. Yan po. Ito po ay corner po siya ng Bautista Street. Dahil dito po yung kapilya ng lokal po ng Makati. Actually, ito yung kapilya na nasunog noong taong 2008. Nagkaroon ng kapabayaan dito sa lokal. At nagbigha po ito ng marami pong naalis sa tala na pamunuan. Ito po ang lokal po ng Makati. Noong taong 2009, nabalik naman sa kagandahan ito pong lokal po ng Makati, distrito ng Metro Manila South. Malapit lang ito sa lokal po ng Propietarius, lokal po ng Jackson at lokal po ng Sunrise dito sa Metro Manila South. Ngayon pupunta naman tayo sa Propietarius mga kapatid. Samahan niyo ako at pupunta natin ang lokal po ng Propietarius Pasay. Tayo mga kapatid sa lokal po ng Propietarius distrito ng Metro Manila South. Ito pong kapila po ay malapit po ito sa Leberisa. Yan po, yung pinda na yan. Nasa loob po siya ng isang iskinita ng Propietarius Street. Ito po ang lokal po ng Propietarius. Tingnan nyo kung gaano kaganda at kaayos ang bahay-sambahan. Maliit siya pero tingnan nyo naman, no? Ang ganda at ang laki ng kapilya. Ang estimated kung seating capacity nito ay nasa 200 to 300 seating capacity. Ito po ang lokal po ng Propietarius distrito ng Metro Manila sa ang ganda ng kapilya, oh. Sobrang ganda, tingnan nyo naman.
Ngayon naman po ay pupunta naman tayo sa mga malalapit pang lokal dito sa distrito ng Metro Manila South. At samahan niyo ko mga kapatid, tayo ay muling maglalakbay dito po sa distrito ng Metro Manila South. Kapatid, nandito tayo sa lokal ng Almansa, distrito ng Metro Manila South. Along ano lang, medyo tago yung kapilya kung hindi niyo makikita rito. May mga signage naman dito sa may labas, dyan sa may highway. Dito naman po papunta ng Pilar Subdivision. Akala natin maliit yung kapila pero malaki yung S number nito dahil nagsisilakihan ng mga subdivision dito, mga kapatid. Ang daming subdivision, lalo na dito sa looban. Look, yung Pilar Subdivision dyan. Ito po ang lokal po ng Almansa, distrito ng Metro Manila South. Isa sa pinakamalaking kapila dito sa Metro Manila South. Yan po ang Almansa. Mamaya po mga kapatid, may mga pagsamba na tayo. Ayan po. Ngayon po, pupunta naman tayo sa iba't ibang lokal po ng distrito ng Metro Manila South. Samahan niyo ako, mga kapatid. Ngayon sa lokal po ng CAA, distrito ng Metro Manila South. Malapit lang po sa dito sa ilang lokal dito sa Metro Manila South, dito sa may lokal po ng DF. Ito po ang lokal po ng CAA, Barangay CAA, lokal po ng CAA. Las Piñas, distrito ng Metro Manila South. Mukhang maliit lang siya pero ang laki ng S number daw dito, sabi ng kapatid, mga kapatid dito sa CAA. Yan po, along highway din po siya. Yan po ang lokal po ng CAA, distrito ng Metro Manila South. Ganda, no? Doon naman po dito sa may ano, papunta po yan ng lokal po ng BF Homes, Paranaque, at malapit din po siya sa lokal po ng Paranaque. At lokal ng BF Homes at lokal ng BF International. Ito po ang lokal po ng CAA. Ngayon pupuntahan pa natin yung mga lokal dito sa Metro Manila South. Samahan niyo po mga kapatid. Dito na lang muna ang ating vlog ngayon dahil nga medyo hinahapon na rin tayo dahil tayo nga galing sa trabaho. Sa mga susunod po natin vlog ay iikutin pa natin ang distrito ng Metro Manila South. Yung lahat ng mga magagandang bahay, sambahan dito sa Metro Manila South. Mga kapatid, maraming salamat po sa mga magagandang feedback at sa mga magagandang message niyo po sa akin sa Facebook. Thank you po mga kapatid. Nakakataba po ng puso. Nagpapasalamat po, nakakataba ng puso dahil na-appreciate niyo po yung aking mga ginagawang pagbablog. Ako po ay nangangako sa mga susunod. Pagsisikapan pa natin na mapuntahan pang iba't ibang lokal at distrito dito sa iba't ibang panig po ng Pilipinas. Ito po. Ako po si Ramaclean po, na nag-iiwan po ng isang malaking katagang. Lahat po ng problema ay may solusyon. Kalakipan po lang natin to ng panalangin para tayo tulungan ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, huwag mo nyo pong kakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, youtube.com/RamacleanVlog. Ito po si Ramaclean at nag-iiwan po sa inyo ng maraming salamat sa inyo mga kapatid. At hanggang sa muli natin pagkikita muli sa ating vlog, mga kapatid.